ang kinukonsider na greatest player of all time at richest player sa NBA history. Ito ay walang iba kundi si Michael Jordan na sumikat noong 80s at 90s era. Si MJ ay naging defensive player of the year, 5-time MVP, 6-time NBA champion at 10-time scoring champion. Yan ang iilang accomplishment ni MJ noong naglalaro pa siya ng basketball sa NBA. Para sa video na to ay balikan natin ang naging kwento ng basketball career ni Michael Jordan mula pagkabata hanggang sa mag-retire siya sa NBA. So mga tol, bago ang lahat ay huwag niyong kalimutang i-click ang subscribe at notification button para lagi kayong updated sa ating mga videos. Si Michael Jordan ay pinanganak sa Brooklyn, New York na pang-apat sa lima magkakapatid bago sila lumipat ang North Carolina na doon talaga siya lumaki. Ang pamilya niya ay masasabing nasa middle class na talagang naging focus ang kanyang ama't ina para mailayo sila sa masasamang bagay at pinag-focus sila sa pag-aaral. Ang nanay niya ay isang bank teller samantalang ang tatay ni MJ ay isang supervisor sa General Electric. Ito ang nagturo sa kanya ng unang sport ni MJ, ang baseball, bago siya gawa ng isang court sa tabi ng bahay nila. Sa tatay din niya nakuha ang kanyang style na labas dila pag nasa play ng basketball. Sa court na yon ay laging nagpa-practice si MJ araw-araw. Simpleng bata nga lang to na naglalaro ng basketball hanggang sa dumating ang naging una niyang karibal. Ang nakakatanda niyang kapatid na si Larry Jordan. Ang kapatid niya ay nagpalabas ng competitive mindset ni MJ. Kahit mas bata pa siya ay mas matangkad naman siya sa kanyang kuya. Samantalang si Larry ay mas athletic, mas malakas at ayaw patalo sa nakakabatang kapatid nito. Araw-araw ay lagi silang naglalaro ng basketball na laging tinatalo ni Larry itong si MJ na minsan ay umaabot pa hanggang gabi na kahit ang nanay nila ay inaawat na sila sa paglalaro ng basketball. Hindi nagtagal ay tumungtong sila sa pagiging teenager. Si Larry ay nasa 5'7", si MJ naman ay tumangkad hanggang 5'9". Hanggang sa tinatalo na ni MJ itong si Larry ng one-on-one game. Para malaman nyo kung gaano kagaling si Larry, ayon sa coach nila sa high school na si Pop Herring, kung nagkataon na si Larry ay nasa 6'2", ay baka siya pa ang nakilala na Jordan ngayon at hindi itong si Michael. Alam naman ang mga fans ni MJ na noon ay natanggal siya sa basketball team nila noong nasa sophomore year pa siya, na naging inspiration niya para mag-practice at mag-improve sa paglalaro ng basketball. Ang naging kwento nito, noon ay nilagay si MJ sa junior team nila na may isang exception, ang kaibigan niya si Leroy Smith. Hanggang sa tinuruan ni Coach Herring itong si MJ para maging isang point guard at na-develop para maging playmaker sa team. Kasabay pa noon ang mabilis na pagtangkad ni MJ. Kaya sa third year niya sa high school ay nakakuha siya ng spot sa lineup hanggang si MJ ay maging top player ng varsity nila. Dahil ang main varsity team nila ay may isang spot na lang na kailangan nila ng isang shot blocker sa team. Si Leroy Smith ay nasa 6'7 na ang height samantalang si MJ ay nasa 5'9 pa lang na nasa guard position pa. Sa isang basketball camp na inorganize ng North Carolina ay lalong nakilala si Michael Jordan. Sa mga kasali kasi ay nakita ni Coach Dean Smith ang potensyal ni MJ na malayo na talaga sa mga kasabayan niya na may combination ng athleticism, quickness, intensity at killer instinct na sa mga time na yon ay nasa 6'4 na ang height ni Michael Jordan. Ang isang coach pa nga ng North Carolina ay sinama siya sa isang 5-star camp kasama noon ang mga top prospects sa buong US na malaking pagkakamali ang ginawa niya. Sa dahilan na parang ginawa lang punching bag ni MJ ang mga kalaban niya sa training camp na yon, na sa pang high level na nga ang laruan ng 17 years old na si Michael Jordan. Nang matapos siya sa high school ay halos nag-a-average siya ng triple-double. Pumasok siya sa North Carolina dahil sa mga training camp na binibigay sa kanya. Kahit pa mas magaling siya sa mga ka-teammate niya noong sa college, si Dean Smith nga ay may isang rule. Lahat ng player nila ay kinukonsider niyang bench warmer. Hanggang sa 1982 National Championship sa last 15 seconds laban sa Georgetown University ay naipasok ni MJ ang isa sa mga iconic shot na sa basketball career niya para makuha ang National Championship sa college at una para kay Dean Smith. Pagkatapos ng junior year niya ay umalis na siya sa North Carolina para sumali sa NBA na napili ng Bulls bilang third overall pick no 1984 na kinukonsider na isa sa mga best draft class. Naglaro din siya sa taon na yon sa Olympics at nanalo ng gold medals. Alam naman natin ang naging karir niya sa NBA, so hindi ko na ito pahabain. Sa unang season niya ay naging kilala agad si MJ dahil sa mataas siyang umiscore at nakasama agad sa All-Star Game kahit rookie pa siya.
Dito ay may lumabas pa ngang usap-usapan sa mga veteran player, particular na nga kay Isaiah Thomas na sobrang masyadong binibigyan ng attention si Michael Jordan. Nagkaroon pa nga ng senaryo sa All-Star Game na hindi pinapasahan ng bola si MJ dahil nga sa issue na yon. Si MJ naman ay hindi naging apektado at tuloy pa din ang paglalaro niya hanggang sa regular season na dito ay nakuha niya ang Rookie of the Year at nakapasok sa una niyang playoffs appearance. Nang pangalawang season ay nagka-injury si MJ sa paa na hindi nakapaglaro ng 64 games sa regular season. Nakabalik lang siya ng postseason na at nakaharap ang isa sa mga best team sa NBA history, ang 1986 Boston Celtics. Sa game na yon ay gumawa ng history itong si MJ nang umiscore siya ng 63 points sa game 2 na hanggang ngayon ay wala pa rin nakaka-break. Sa third season ay nakuha ni MJ ang scoring champion. Siya din ang pangalawa sa NBA history ang nakakuha ng 3,000 points sa isang season bukod kay Wilt at unang player na nagkaroon ng 200 steal at 100 block sa isang season. Pero ang pagka-MVP ay binigay kay Magic Johnson sa taon na yon dahil ang botohan ay nasa team ng mga nasa top seeds ang kada conference. Noong 1988 hanggang 1990 ay nag-improve ang Bulls na makuha nila si Scottie Pippen. Nang 1988 ay nakuha ni MJ ang kanyang unang MVP award tapos ang Defensive Player of the Year. Pero ang hadlang sa kanila noon ay ang Bad Boys ng Pistons na lagi silang tinatalo sa postseason. Ang Pistons ay may ginagamit na taktika sa Bulls. Kapag si MJ ang may hawak ng bola, ido-double team or triple team nila ito para ma-freeze ang opensa nila. Pagpasok ng 90s, dito na naging dynasty ang Bulls na makuha nila ang kanilang three-peat. At noon, si MJ ang kinukonsider na na best player sa NBA dahil sa wala na sina Larry Bird at Magic Johnson. Nang 1993 season ay nabalot ng kontrobersya si Michael Jordan na napabalita na nalulong siya sa sugal sa mga kasino. Dito ay may lumabas pang ang balita na natatalo siya sa isang gabi ng $57,000 sa Atlantic City bago siya maglaro sa New York. Nagkaroon pa nga ng media blackout regarding sa naging issue ni MJ na kahit ang tatay niya ay pinagtanggol pa siya. Matapos niyang makuha ang kanyang ikatlong NBA championship ay nagkaroon ng trahedya sa buhay ni MJ na mapatay ang kanyang ama sa isang robbery ayon sa report. Habang papauwi na si James Jordan mula nga sa funeral service ng kanyang dating katrabaho ay naidlip muna siya sa kanyang Lexus. Dito siya nakita ng mga suspect at binaril nga ang tatay ni MJ habang natutulog sa kanyang kotse. Ninakaw rin ito kasama ang pera pati na rin ang dalawang NBA championship ring ni MJ na binigay niya sa kanyang ama. Nalaman lang ng mga suspect na tatay pala ni Michael Jordan na nakasakay doon sa kotse. Kaya ang ginawa nila ay tinapon nila ito sa ilog at ang katawan naman ng ama ni MJ ay nilagay nila sa isang isolated na lugar na nakita lang na makaraang ilang linggo na naaagnas na. Na-trace lang ang kinaroroonan ng mga suspect nang tinawagan nila ang cellphone na ninakaw sa ama ni MJ. Maraming kwento ang nagsasabi na mapia ang dahilan ng pagkamatay ng tatay niya na ayaw niyang ilaglag ang isang laro dahil sa malaking pustahan sa kasino sa Las Vegas. Kaya noong 1993 ay nagretiro siya ng unang beses sa NBA para maglaro ng baseball dahil na rin sa pagkamatay ng kanyang ama. May lumabas din na balita kaya siya nagretire ay dahil sa secret suspension na binigay ni David Stern sa kanya dahil sa gambling issue niya. Natinanggi naman ni Commissioner David Stern ng dalawang beses noong 1995 at 2005. Hindi rin naman nagtagal ang retirement ni MJ. Noong 1995 season ay bumalik siya sa NBA na umabot pa nga siya hanggang East Finals na tinalo sila ng Orlando Magic. Nagkaroon pa nga na maraming kritiko si MJ na kung kaya ba niyang maibalik ang dynasty ng Bulls. Kaya nung off-season ay naging instance talaga ang practice ng Bulls. Kaya ang sumunod na nangyari ay nakakuha ang Bulls ang 72-10 record noong 1996 at makuha ulit ang NBA Championship hanggang makabangon ang Bulls dynasty. Nakuha rin ni MJ ang ikalawa niyang three-peat at ika-anim na NBA Championship. Kasama noon sina Dennis Rodman at Scottie Pippen. Pagkatapos ng season na yon ay nag-retire na ulit si MJ sa NBA at naging President of Basketball Operation para sa Washington Wizards. Pero bumalik ulit siya sa NBA sa edad na 38 na naglaro ng dalawang season bago tuluyang mag-three-peat sa retirement. So mga tol, yan nga ang naging kwento ni Michael Jordan. Marami pang mga side ang istorya gaya na lamang na number 12, ang flu game at ang trash talk niya. Nailalagay natin ang kwento na yan sa ibang topic regarding kay Michael Jordan. Ngayon ay majority owner na siya ng Charlotte Hornets at nasa billionaire status na siya. Kung magtatanong kayo kung bakit nga ba hindi nag-coach si MJ, ang dahilan lang ng mga tol ay wala pa siyang ganong kahabang pasensya para i-deal ang mga players. So salamat ulit sa inyong panonood at huwag niyo naman kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel.